Hi, hello. Ito ang inyong Mama Shai. Sa exercise po, hindi lang sa katawan, pag-exercise sa katawan, sa facial expression, kundi pati na rin mo yung brain. Yung brain natin, importante yun na magkaroon ng exercise to. Kahit sandali lang, kahit 5 minutes lang a day, okay na yun. Kailan talaga minsan, tanggalin natin yung mga iniisip natin, mga problema. Yung problema mo sa buhay ay natural na ho yan. Wala akong taong walang problema. Kaya, kung talagang hindi na natin makaya, i-try ho natin ang meditation. Minsan tinatawag nila itong yoga. Nung kabataan ko, siyempre nung bata ka pa, masyadong hectic ang schedule mo. Yung nandyan yung nag-aaral ka, lalo sa pag-aaral. Mahirap po mag-aaral, hindi ho basta-basta ang mag-aaral. Lalo na pag kulang sa financial, hindi kaya yung family mo, masyadong trouble, masyadong yung magulo yung pamilya mo. Maano ka talaga tapos nag-aaral ka pa, hindi kaya nagtatrabaho, tapos maraming mga istorbo dyan. Kaya minsan, punta tayo sa isang lugar, sa kwarto natin, medyo tulog na ang lahat, o kaya walang ingay, at mag-meditate tayo. Minsan pinatawag itong yoga. Maganda ito sa brain na exercise. Ito ginagawa ko itong nung kabataan ko, kaya alam, minsan may requirements din ito sa pagkain. Yung pagkain talaga na kakainin mo ay noon, hindi ako nagtitipid sa rice. Kumakain ako ng kanin. Pero yung ulam, minsan gusto ko naman ulam lang, pero mahirap naman yata yung ulam lang. Ang sabaw naman nakapagpapawis na yun eh. Basta lahat ng kinakain mo, sabaw isda, yung walang asin. Kahit ano isda, lagyan mo lang ng gulay, lagyan mo ng gulay. Nabubusog ka na rin yan kasi na-try ko na yan nung kabataan ko. E ngayon, naisip ko, matanda na ako, senior citizen ako, nakikita ko sa mga kaibigan ko na nagiging kuba. Kuba na ito rin. Natatakot ako. Puro gamot ngayon. Alam ko naman mga gamot, mga chemicals, yung mga, hindi ako masyadong naniniwala sa mga commercial dyan, na mga kinukommercial na ito, pang ng buto, pang pa-stress ng buto, pang gano'n. Hindi ko naniwala ako sa sarili natin. Baga sa kailangan natin gawing habit. Yung kutulad yan, pag-iingatan yan, strict talaga natin yung katawan natin. Halimbawa, nakita na natin tayong mga nanay o tatay o tayong mga nagtatrabaho o mga dalaga pa, binata, nagtatrabaho o kahit estudyante ka pa dyan, lalo na yung college, masyadong hectic din, masyadong masakit. Masakit to talaga sa ulo ang nag-aaral, nagtatrabaho, lalo na pag ang masyadong napakadami o nanay, problema sa pamilya, sa mga anak, tatay, ganun yung problema sa financial, ganun. Kahit sino pa man, basta minsan naman, kahit 5 minutes gagawin natin ito sa isang araw. Itong meditation, kailangan lang ng pag-start nyo pa lang kayo, pag nagsimula pa lang kayo, kailangan 5 minutes na. Tapos next week, another 2 minutes, so 7 minutes na. Next week ulit, another 2 minutes, so 9 minutes na, hanggang umabot ng 20 minutes, hanggang doon lang. Tapos doon, yun na, kasi makaya na ng brain nyo ang 20 minutes, ganun lang. Kasi hindi naman basta-basta i-puwersa ang pag-meditation. Kasi mahirap din naman, baka mamaya sumabog din yung utak. Kailangan talaga, ako tulad ngayon, medyo walang ingay. Kaya gagawa muna ako, 5 minutes. Kaya kung try natin, ganito lang. Kahit ano naman ang gagawin mo, basta i-straight body mo lang ito, i-straight mo yung ganyan, tapos yung mga kamay, i-ganon, o di ka i-ganon. Nasa inyo lang, i-ganon ninyo, kung saan kayo komportable, ganon o ganon. Ako minsan ganon, kaya minsan ganon, kaya nga, ngayon gusto ko ganyan lang. Ganon lang, i-straight lang, tapos i-close lang yung mata, close lang yung eyes nyo, tapos yung pag-meditation mo, habulin na yung hininga.
ganun lang. I-close na yung eyes and start to tie ngayon. Hanggang 5 minutes lang muna kasi start. Ako, matagal na rin ako hindi nag-meditate. Kasi, ngayon, medyo sabay-sabay yung problema ko. Tsaka pagod ko. Kaya parang sumasakit yung likod ko. Para kung nagaganon na. Kaya ganun ko naman yun. Mag-exercise na. O sige. Okay, start na tayo. Pagkatapos nun ng 5 minutes, ay mag-relax na ho tayo, ganyan lang. Relax na ulit ang katawan natin. Tapos okay na yun. Alam po ninyo, maganda talaga yung na-relax yung brain natin. Importante yung brain natin kasi
pag na-relax mo yung brain natin, marami tayong mga kalimitan, mga planong hindi palpak. Maayos yung pag-iisip natin. Tsaka, maayos ang direction. Kasi kalimitan, pag magulo utak mo, sige ka na lang, sige nang hindi na kung ano lang mapasok mo yun na hindi mo iniisip, hindi mo chino-choose wisely. Then, basta diretso ka lang sa ginagawa mo. Kaya talaga, at saka yung pagtulog, ako noon ho, natutulog talaga ako ng maaga. Nung kabataan ko, natutulog ako ng maaga. Kaya sa awa ng Diyos, hindi naman ako masyadong hindi ako nagsasuffer talaga ng mga illness. Sa awa lang ng Diyos. Sa awa lang ng Diyos talaga. Kasi takot akong magkasakit dahil, lalo na ngayon, napakahirap ng magkasakit. Lahat, napakahirap. Hindi kaya ng busa natin. Kahit na may government, mga government medication pa dyan, mahirap din. Sa mga nakikita ko, hindi rin ako aprobado. Kaya kailangan talaga tayo. Tapos, bago matulog, pwede namang minum ng gatas para makatulog talaga. Kung bawal naman sa inyong gatas, huwag na. Yun na lang, pwedeng hindi rin kayo kumain ng kanin. Yun na lang, yung isda na lang na tandaan, fresh talaga. Yung isabaw na isda, lagyan ng gulay, mga gulay, kahit anong mga gulay, kasi yung gulay na yun ang magpapabusog sa inyo, tsaka isda. Hindi na kayo magkanin, nabubusog na kayo niyan. Basta sa umaga, pagising sa umaga, syempre gutom, huwag kayong minum kaagad ng kape, kasi ang kape ho, o mga tsaa, o mga juice, hindi ho advisable yan, kasi pag uminom kayo ng kape, juice, yung sikmura nyo ay magkakasikmura kayo kasi maasim, maano yan. At saka lalo kayo magkaroon ng gas pain. Lalo sa kape, kailangan kumain muna kayo bago, busog muna kayo bago minum ng kape, lalo na yung juice. Kaya kung pwede, tubig na lang. Tubig, tapos di, kumain na lang kayo ng agahan. Breakfast talaga. Pwede heavy breakfast kasi gano'n naman talaga. Kasi ang brain nyo, nagkailangan ng mga nutrients dahil. Kasi yung brain mo natin, yan ho ang nag-uutos sa mga yung sa five senses na ito, senses natin, yung mata, ilong, bibig, tenga, tsaka yung touch, sense of touch. Ang brain ho natin kapag hindi ho condition ay hindi niya matuturuan kung ano ang nakikita natin. At pag hindi ho, kasi may mata natin, tayo nakikita na, hindi ho, ang brain ho ang nanggaling yun. Siya mag-uutos kung ano nakikita natin. Nakikita ba natin yung, yan, nakikita natin yung wall, nakikita natin yung, kung ano mga nakikita natin. Yan ang mag-uutos, magpapangalan sa mga nakita natin. Diba yung ilong natin, nag-smell. May ilong nga tayo, pero hindi nila alam kung ano yung amoy na yan. Amoy mabaho ba o mabango. Kailangan ang brain mo na mag-uutos, dadalo yan ang brain papunta to na yan, yan mabaho yan, mabango. Halimbawa yung dito, ano yung nalalasahan natin. Hindi naman yung ibig sabihin yan nagmalalasa. Galing din po yan sa brain, papunta yan dito. Kahit na dito yung kamay natin ay hipo tayo sa magaspang. Hindi alam ng mga kamay natin, mga daliri natin, na magaspang yung nahihipo natin. Kung hindi, galing din yan sa brain. Ang brain mag-uutos na ang natatouch mo ay magaspang o natutusok ka na. Ang brain lahat. Kaya ang brain talaga ang maraming trabaho sa ang katawan natin, ang brain ang pinakamaraming trabaho sa lahat. Kasi siya lahat ang ano. Kaya kailangan natin kumain ng masustansya o ganyan. Kumain talaga, lalo sa umaga, kain talaga tayo. Subukan mo ninyo huwag kumain sa umaga, hindi, para kayo nahihilo, para wala kayong isip, ang isip niyo parang blanco, puro hangin ang isip niyo. Tsaka hindi tayo pwedeng lalo na ako. Yung iba dyan, pag masakit kayo ang ulo, iinom ng mga pain reliever. Okay lang uminom ng pain reliever kung talagang kailangan na, pero pag siguro yan ay gutom lang, kailang kumain ka, o kaya nagagaspin ka, hindi ka kaagad kumain, o uminom ka ng mainit na tubig. Pero pag hindi talaga nadala dyan, dahil
kayak busuk ka naman eh. Saan ka na uminom ng gamot? Oh. Tapos yung kailangan talaga ano, wag nating basta i-massage yung pagsakit ng ulo, igagan natin ng pagkasakit-sakit. Pagkaano kasi minsan hindi natin alam, may mga ugat-ugat ho dito. Hindi naman tayo marunong paano mag-massage niyan. Okay lang kung ano tayo, yung mga reflexologist na nag-aaral talaga ng pag-massage kung saan ang ugat dito, saan-saan dyan. Tulad ko, meron akong ano, yung high blood. Eh dito, minsan sumasakit yung bato ko dito. Eh, bawal yung i-massage dito. Kaya, ang ginagawa ko lang, sinusunod ko lang naman yung doktor at saka sarili ko. Dinidisiplina ako rin sarili ko. Yung huwag masyadong magpupuyat. Kasi isang cause yung pagpupuyat. Ang pagpupuyat ho, wala na pagparati. Sakit talaga ng ulo nyo. Tapos para kayo nahihilo hanggang umiikot na yung paningin nyo kasi nagsasama na yung puyat saka gutom pa. Kaya ganun talaga. Eh kailangan talaga ang disiplina rin sa sarili. Hindi lang ang pag-exercise, hindi lang sa katawan, hindi lang sa yung facial dito kasi lumamas dito, kailangan mag-facial expression exercise, kundi sa brain, sa utak din. Eh yun ang alam kong pag-ano sa brain, ang exercise sa brain, ang meditation, yung talagang tanggalin lahat ang problema. Kasi pag ipasok mo lahat ang problema dito, naku, sasabog ang utak, ang sakit talaga ng ulo na kahit uminom ka pa ng mga gamot-gamot dyan, kahit nakakain ka pa, hindi natatanggal yun. Hanggat nandito ang mga problema, pinasok mo, kailangan talaga mag-meditate, tanggalin lahat ang mga problema. Kaya, sana nakatunok ko sa inyo. Ito ulit ang inyong Mama Shay. Salamat. Bye-bye.